So, yun, hello mga boss. Mayroon tayong tanggap dito, iPhone 6, iCloud issue, ayan. Dito, i-DFP mode muna natin. Ayan, naka-DFP mode na. After natin ma-DFP mode, ipopon DFP muna natin. Ayan. So, click natin yung RAM disk. Ayan, gumapit ba tayo dito ng unlock tools. Sa mga wala pang unlock tools, ayan, message lang kayo sa akin. At sa mga gusto magpa-activate, 1 year, ayan, PM lang po. So, dito, check natin driver. Ayan. Wait lang natin yan, magpopon DFP na yan. So, yun na, natapos na natin yung phone DFU. Ang gagawin natin dito ay boot RAM disk naman. Wait lang natin sa pagbo-boot sa RAM disk. So, yun. Ito na. Boot na sa RAM disk. So, yan. After nito, after mag-boot RAM disk, after mag-done. Ayan. So, next natin, i-backup pa naman natin. Ayan. Click natin yung backup passcode. So, ayan. Magba-backup na yan. So, ayan. Na-backup pa natin. Check lang natin yung file ng binakap pa natin. Dito. Ayan. Click nyo lang to. So, ayan. Ito na yung ating binakapan. Next natin gagawin dito is pa-factory reset naman natin. Ayan. Factory reset lang natin. Wait lang natin. Mabilis lang naman yung matapos. Ayan. Tapos na. Pa-factory reset na. Dito naman ay i-activate naman natin para makita natin yung paghihingi siya ng Apple ID. Ayan, dito humingi na siya ng Apple ID. So, hindi na nga alam yung Apple ID saka yung password dito. Gagawin natin, ibabypass natin. So, after natin doon, ibalik natin sa DFU, tapos phone DFU. Ayan, dito naglo-loading na yung pag-phone DFU niya. Ayan. Wait lang natin matapos yan. After sa phone DFU, dediretso naman tayo sa boot RAM disk naman ulit. So, yan. Tapos na dito sa, ano, i-next natin sa boot RAM disk. Ayan, ito nga pala yung ating ginamit na file. iPhone 6. Ayan, boot RAM disk na. Ayan, dito medyo may kahabaan lang to. Ayan, antay-antay nyo lang. Medyo marami kasi itong babasahin kaya medyo natagalan tayo dito. Antayin nyo lang, magbubot naman yan sa RAM disk. May lalabas ulit dyan na mga sulat-sulat tulad kanina. So, ayan, lumabas na yung mga sulat. So, lalabas to. Next, ang gagawin naman natin dito, after natin sa boot RAM disk, ano naman natin? Dito, restore and backup naman. Ano may next natin? Restore and backup naman yung ating i-click para mabypass na yung ating iCloud. Dito, mabilis lang to. So, yun. Tapos na. Wait lang natin to mag pumunta sa menu. Ayan. Ma-check natin kung may Apple ID pa. So, yun na nga. Nandito na tayo sa menu. Ayan. Nasa mga application na. Check na natin dito yung Apple ID kung meron pa. So, yun. Wala na siyang Apple ID. At hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood nyo.
makikishare, like, and follow na lang po ng ating Facebook. Yun lang po at maraming maraming salamat. Thank you for watching. See you po sa ating next na re-repair. At sa mga gusto mo magpa-repair, visit lang po kayo dito sa store natin. Sambat bubukal lang po. And peace out.